Nakatakda na bumiyahe patungong Beijing, China si Pangulong Rodrigo Duterte bukas ng alas 5 ng hapon para sa kanyang gagawing bilateral meeting kasama si Chinese President Xi Jinping. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang nakaschedule na one-on-one meeting ang Pangulo at si Xi, kung saan maaaring pag-usapan ang hinggil sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Gayunpaman, sinigurado ng dating aide ng Pangulo at ngayon Senador Bongo na walang makapipigil sa Pangulo na talakayin kay Xi ang hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Handa raw ang Pangulo para sa pagkikipag-usap sa Chinese President. Knowing the President for the past 21 years, handang-handa po siya at alam ko ipaglalaban niya. Marami siyang gustong sabihin na kung ano po yung atin ay atin. At Pilipino po si Pangulong Duterte. Sabi niya, proteksyonan niya po ang interest po ng bawat Pilipino. Kinumpirang marinigo ang sinabi ng Pangulo kamakailan na maraming nagsasabi sa punong ehekutibo na wag na lang nitong buksan ang usapin hinggil sa WPS. Marami siyang narinig na wag i-take up, wag i-bring up. Pero knowing the President, di mo siya pwedeng pigilan. He is the President. Samantala, pinaliwanag na manigo kung bakit hindi na matutuloy ang Pangulo sa pagdalo ng pagpapasinaya ng isang school building sa Fujian, China na ipinangalan sa kanyang ina na si Soledad. Medyo kapos na po sa oras at nakadalawang lugar na po ang pupuntahan ng Pangulo. At plano lang na dumaan pa doon. Subalit, medyo masyado ng hassle on the part of the government, all the personnel siguro kung pupunta pa doon, sasadyain pa natin, umikot pa doon. So maybe meron pa namang ibang panahon. Ang importante po rito yung meeting nila with President Xi and of course with Premier. Tuloy pa rin naman anya ang panonood ng Pangulo sa FIBA Games. Sa FIBA naman ay sasalubungin at sasamahan po siya ng Vice President po ng China. Sasamahan po siyang manood ng FIBA World Basketball Game. Matatandang hindi nakadalo ng paggunita ng National Heroes Day ang Pangulo dahil sa masama raw ang kanyang pakiramdam. Ngunit kagabi ay dumalaw naman siya sa libingan ng mga bayani. Gayunpaman, sinigurado ng Palasyo ng Malacañang na tuloy ang paglipad ng Pangulo patungong China. Ani Biko, Newslight.